Hi guys, magandang araw sa ating lahat. At ngayon, pag-uusapan naman natin yung molting or yung shedding ng mga rabbits. Ayan. Ito yung model natin na kinuha natin ay si Lulu. Ito ay isang buck. At itong buck na to, si Lulu, ay magto 2 years na sa akin. At pag-uusapan natin yung sinasabi ko na molting or yung shedding na sinasabi nila. Yun ay yung, ito, yung pagpapalit ng fur ng mga rabbits. Ayan guys, yung molting or shedding na yun nangyayari sa kanila 5 to 6 weeks. Yun yung unang palit nila ng fur or yung ito, yung coat nila. Kaya pag tumubo na yung mga fur ng mga rabbits nyo, hindi agad yun yung magiging final na magiging kulay nila. Ayan. At ang susunod doon na interval ng pagpapalit ng mga fur nila ay pagpapunta na sila ng breeder age. Yun ay 5 to 6 months. Nangyayari yun. Then kung ma-reach na nila ang 1 year or yung pagiging adult na talaga, nangyayari yun ng twice a year. Ang sabi doon sa Google, it's either summer at winter. Pero dito sa Pilipinas, guys, wala tayong winter. So, ang na-observe ko dito sa mga rabbits ko, parang once a year lang silang nagpapalit ng fur. Gaya nung si Wilson. Meron tayong rabbit din doon. Ayan. Si Wilson, yun yung first na na-observe ko na nagpalit ng fur. Tapos, sumunod itong si Lulu. Hindi ko alam kung tama ba yung pag-observe ko, pero parang once a year lang na nakita ko sila, nung adult na sila, na nagpalit ng fur. Kasi ngayon pa lang yung kasagsagan ng pagpapalit nila. Ayan. Nag-start ito nung last year, mga November or December. Parang mabagal yung shedding or pagpapalit nila ng coat. Kasi hindi ko binabrush. Kasi kailangan, parang sa mga aso, yung mga may breed na aso, kailangan binabrush yung mga coat nila or yung mga fur nila. Para matanggal talaga yung mga namatay na fur nila. Para mapalitan. Yun yung dapat nyong gawin guys kung nagmumolting or nagsishedding na yung mga rabbits nyo. Gamitan nyo yung brush, yung ginagamit din sa mga aso, ganun, mga pusa. Para matanggal talaga yung na lalagas na buhok. May correct ko lang pala guys, yung paglalagas ng buhok ng mga rabbits, iba yon kaysa dun sa nagmumolting sila or nagsishedding. Kasi may mga sakit din yung mga rabbit na talagang naglalagas yung mga balahibo nila. So, pag nagmumolting talaga yung fur ng mga rabbits nyo, gamitan nyo ng brush. Pero sa akin dito kasi guys, ay kung nagkakaroon sila ng ganito, yung nagbubuhol-buhol, yun lang yung binubunot ko. Kaya siguro, mabagal yung pagpapalit nila. Ayan, mga ganyan. Pag may nagbubuhol na ganun, binubunot ko. Ayan. Meron pa yung mga mas malalaki ba? Na ito, yung as in na nagbuhol-buhol na talaga. Ito guys, iwasan nyo. Dun sa mga doe or yung mga mother doe na nagkakaroon ng ganito, tapos nanganak, iwasan yung magkaroon sila ng mga ganito. Kasi minsan, nakakain nila to, tapos possible na magkaroon sila ng GI status. At masama din yun guys, baka hindi sila matunawan dun sa nakain nila na fur. Although minsan, nakikita ko din na dun sa mga mother rabbits ko, meron talagang fur dun sa poops nila. Pero para ma-sure na guys, para ma-sure na, gamitan nyo ng brush. Ayan, ito back kasi guys, kaya hinahayaan ko lang na sila na mismo yung magtanggal ng mga ganito nila. Hindi naman nila kinakain, chinecheck ko yung poops nila, wala naman nakahalo na fur or yung ito, yung coat nila. Ayan guys, yun lang yung may share ko dun sa pagmumolting or shedding ng mga rabbits nyo. Huwag nyo hayaan na as in na magbuhol-buhol talaga. At yan, pag nagpalit na, maganda naman na. Kita nyo, ito yung nagmumolting na part, tapos ito na yung nakatubo. Mabilis lang namang tumubo yung mga fur ng mga rabbits. Wala pang 2 buwan, ganun. Magpapalit na. Mabilis lang sila. Lalo na pag kids. At andito tayo guys sa mga kids naman. Ito sila ay mga 1 month up pa lang. Magto 2 months. Ayan. So expect natin na yung kulay nila, yung kulay ng fur nila, yung mga ganyan. Mag-iiba pa yan pag na-reach nila yung almost breeder age na 5 to 6 months. Ayan. Magbabago pa yung mga kulay nila. At ito, kaya ako nasabi yun kasi minsan na-observe ko din dun sa mga kids. Ito. Itong mga to, nakikita nyo black. Pero pag lumaki yan, minsan magkakaroon sila ng ibang kulay. Mostly dito sa baba, sa bandang baba ng nila, sa side. Magkakaroon sila ng ibang kulay. Ganyan yung nangyayari sa mga kids pa lang. Talagang magbabago at magbabago yung mga kulay nila habang sila ay nagpapalit din ng fur. At isa pang proof ko dun sa hindi pa talaga final yung mga kulay ng mga kids na pinakita natin kanina ay ito. Ito si Wilson nung kinuha ko sa pinagbilhan ko. Walang mga ganyan yung mga brown. Mga ganyan. Kasi ito si Wilson, ongoing pa rin yung molting niya. Tingnan nyo. Meron siyang mga brown dyan. Pero nung kinuha ko si Wilson, talagang pure na gray-black yung kulay niya. No, Wilson. Away na naman sila. Ayan. At ngayon na nagmumolting siya, natatanggal ulit yung mga brown. Wilson, no? Na-ah. Kayo nga gawa pa. Ayan, try natin na magtanggal dun sa dito sa likod niya. No, Wilson? Wilson? Try natin. Pag talagang nagmumolting yung mga rabbits nyo, matatanggal yung mga ganyan.
nabuhol-buhol. Iba naman yung naglalagas, kasi yung naglalagas talagang as in na pag ginanon mo yung fur nila, talagang mayroon kang makukuhang madami. Pero ito wala. So yun guys ay molting or shedding. Iba yung talagang naglalagas yung mga fur nila. Kasi may mga ganong sakit yung mga rabbit yung naglalagas talaga yung mga fur nila. Ayan. So yun lang guys, yun yung term na molting or shedding sa mga rabbits natin. Salamat sa panonood. Like, share, and follow sa aming page at subscribe sa aming YouTube channel. Thank you!